naman niya dati. Papasigawin mo rin. Oh. Sa ano? Sa atmosphere? Oo. Oh. Sa kwento minto. Kwento ka sumahal sa inyo. Si kwento minto. Sa ni Rogen. Sa migot niya. Rogen lang. Ano yan? Bebenta si Roy, 20 mil lang kuha niya. Ito, ito. Second. Hindi yung pang, ano, pagtanggal mo yung laman para kargahan mo yung bag. Sisip-sipin mo lang yan eh. Ikatlong aircon. O, ikatlong aircon na ano, ang pre yun, R32. Flammable. Electronics. Electronics. Electronics yung controller niya, inverter. Isa lang ang ano, pwedeng paglagyan ng access valve. Yan, kung sa ano niya, tinatawag na ano, expansion valve o yung check valve. Check valve. Yan, isa lang yung pwedeng paglagyan ng access valve. Pero yung design niya, titingnan mo rito sa high, sa low side, walang ano, walang access valve na pwedeng paglagyan. So, doduktorin to ngayon. Putulin. So, lalagyan ng access valve dito. Kung saan dito sa dalawang to. Kung dito o dito. Oh. Ano ang ano yan? Dahil walang access valve, paano nalagyan ng pre-yon yan? Kasi sa factory, kaya ito ang meron dyan. Sa factory kasi meron kasing machine. May machine kasi doon na pangkarga talaga ng pre-yon na talagang yun talaga ang magiging karga niya. Dito wala. So ang makikita nyo lang dito yung tipong ano lang. Yung mano-mano pero susunod tayo sa PSI ng susunod tayo ng PSI sa high side, yung high side mismo. Pag sinunod natin yung PSI ng high side, makukuha na natin yung PSI ng low side. So konti na lang idadagdag natin doon. So ang pre-yon niya, flammable R32. Mapoy. Yan o. Ito. Yan, naka-indicate po, flammable. Ito. Ito yung pre-yon. So nakikita nyo, laging naka-indicate sa box. Apoy. Inflamable. Ibig sabihin, sumisindi. Inflamable. Espanyol. Inflamable. Espanyol. Espanyol. Por favor, amigo. Serio. Obla, flammable. Beskol 32. Eh, sa bagay, nasakop naman tayo ng Kastila eh. Kaya yan. Mexican. So, yan. Ito ang ilalagay natin doon. Paglagay na ito, kailangan solidong solido yung ano nito, liquid nito ron. Walang halo. Oh, walang halo. So, yan ang mangyayari dyan. Ayan. Ayan ang window type. Ayan, inverter. Inverter yan. Mabot ang freon. So, may konting freon pa yan nasa loob. Ang problema, wala siyang access valve na pwedeng pagkabitan ng gauge. So, ang gauge natin is normal lang na ginagamit ng ano. Ito, yung gauge na normal. Ang ginagamit mismo ng 24A saka R22. So, may kita nyo kung paano gamitin ito sa flammable. So ito, kahit na sabihin nilang mali, pero ginagawa ng iba to. Pagka nagkakarga ng flammable, itong normal gauge na to. Pang ano, ito yung gauge na ginagamit natin sa R22, saka 14A. Pero meron talagang gauge na para dito sa flammable na to. So lahat naman standard, kaya lang gagawin natin, hindi siya standard para dito. Para dyan. Medyo substandard tayo, pero gagamitan natin to ng safety procedure. Na yun yung mga nalaman ko lang na pamamaraan sa safety procedure para hindi tayo mapahamak. Okay? Ngayon, paano to tatanggalin? Oh, to. Oh. Oh. So paano tatanggalin yan ngayon? Yung laman sa loob. Ito ah.
Oh. Ito ha. Pagka ang aircon, tulad na sabi ko noon una, pagka ang aircon, pagka ang aircon, wala na masyadong freon, tulad na ito, hindi na lumalamig kasi nagyayelo na to. Tapos yan, pagka nagyelo, mamaya-maya ang compressor huminto. Ang diferensya noon, hindi compressor. Ha? Flammable to eh. Pagka ito nagyelo, itong bahagi na to, ito, yung sa may capillary tube, ito, pagka nagyelo yan, mga ilang oras, hinto yung compressor, hindi compressor ang sira. Kasi nagko-call na siya eh. Anong call? Anong call na ito? F? F1, F0. F0. Oh, F0. So, indication na freon, naka ano na siya, low na siya. Kasi yung sensor niya, ito yung sensor, wala na siyang masense na init. Ayan, sa init yan. Saka to. Ito, sa init to. Iba naman yung sensor na nakalagay dito sa gilid. Ito, sa lamig. Saka yun. Kung may freon siya, nasesense na gumagapang sa loob. So, ito naman thermostat. Itong dilaw na to, itong thermostat. Itong itim, itong sensor na para dun sa dumadaloy na freon sa loob. Kung may nasesense pa siya. So, ayan yan. So, maglalagay tayo rito ng access valve. Ito, paano to tatanggalin? Paano to i-release yung freon dyan? So, gagamit tayo ng ito. Ito yun. Bullet piercing valve. Hindi tayo magbabalihin ng ano? Ng copper ito. Ito babalihin. Ito babalihin natin to. Hindi. Hindi natin babalihin yan dahil meron tayong proper tools. Dati binabali ito sa mga ibang technician na hindi makakabili nito. Pinuputol? Oo. Kasi pang-butas. Piercing. So kung gusto nyo bumili nito, usap-usap na lang tayo, ha? Yan. Ang tatama. Pwede siya. Sir, usap-usap pa. Oo. Oh. Ayan yung ano. Bullet piercing valve. Nilagay natin sa ano? Sa high side. O sa discharge area. Yan, dito na. Hindi na doon kasi medyo mahirap eh. Gagawin natin, babaklasin to. Hanapan natin ng leak. Bababad natin to sa tubig doon sa ano, sa planggana na malaki. Kung meron siya, dalawa yan. Para masigurado natin na talagang kung may leak man to, wala. Tapos yan, doon yung i-analyze. Kung wala siyang leak, paano siya nawala ng freon? Kasi marami nagsasabi na ano eh, hindi na lumalamig. So, tiningnan yun, yung freon. Nilagay dun sa access. Naglo charge na, naglo freon na. Wala nang freon. Sasabihin, may leak. Pero nangyari, hanap ka ng hanap ng leak, wala naman leak. Paano nangyari yun? Ba? Oo nga, paano nakalabas ang ano? Kasi ito mainit. Ito mainit. So, ilang taon mong ginagamit yan? Nagdi-dissolve din siya. Kaya sinasabi nila ang freon habang buhay daw yan sa system. Kaya nga sabi nila. Ang dami nagdi-discussion na ganun sa akin. So, hindi habang buhay yan. Kasi walang forever. Walang forever. Walang forever dyan. Parang may away si sir. Bibili mo na kayong merenda sir. Maganda yung pagkaming merenda eh. Yung may mapakilala ko sa isa, sa 22 years old. 22 years old, wag na. Pero pang 60 yung ano. Sige, bubutasin natin ngayon. 60 yung butas. 60 yung diameter ng butas na yan. Butas na yan, sir. Aba. Dito na natin dito sa ano, sa gauge ng high side. Ayun na, kumalo na. Kumalo. Ito po. Oh, kumalo siya. So, cut mo muna yan. Well, yan. R32, standing pressure, pag hindi tumatakbo, 140 hanggang 245 PSI. Yung suction pressure, tumatakbo na siya, 110 to 115 PSI. Pero pag maganda ang pagkaka-process mo niyan, hanggang 125 yan, kaya niya. Ito yung discharge. Habang ito yung discharge naman, running na to, tumatakbo. 175 hanggang 375 PSI. Oh.
Yung boiling point niya, yung init dun sa condenser, negative 52. 140 ka, sir? Oh, 140. 140 to 245 PSI. Standing pressure. Yun hindi pa siya tumatakbo. Eh, standing pressure natin, ilan? 240 man ako. Germanic fuel. Wala, kulang. Eh, wala eh. 200. Wala pa sa 25 oh. 220 lang oh. Hindi pa tumatakbo yan oh. Hindi pa tumatakbo. So, kinulang na siya. Kulang. Pwintayin lang natin siguro ng mga... isang taon? Hindi, wala naman ano yan eh. Nakalock naman eh. Ito, bukas na to. So, yung preo niya, nandito na yan. So, ito ang ginamit ko. Hindi ko ginamit yun. Ito kasi mahina ang post nito. Hindi natin gagamitin to. Pero gagamitin natin ito mamaya pagka nag-charge tayo na hindi siya tumatakbo. Lang. Ngayon, kung ano man yung preyon dito na nakalagay nun una, ito, tinulak niya na to palabas. Tinulak niya na yan. Tinutulak niya yan. Gagawin natin. O, yan. Yan. So, maglalagay tayo rito. Magdadagdag tayo ulit. Lilinisin na natin to buong system. Tatanggalin natin tong condenser, evaporator, itong condenser. Bubukod na natin yan. Bubombahin natin ng ano ng nitro yan parehas. Oh. Na nitro na yan. Hindi, may plangga na tayo diyan. Oh, yan. Ganyan procedure ah, pagka flammable yun. Yung procedure natin diyan pagka flammable yun, re-reprocess nyo. Inalisan nyo na ng preyon, di ba? Inalisan nyo na ng preyon yan, inalisan na kanina. So, hindi nyo pa pwedeng baklasin lahat yan totally. So, kailangan natin i-vacuum muna. I-vacuum muna kahit yung mga 30 minutes o 15 minutes, i-vacuum muna. Para lahat yung preyon niya na flammable na natitira pa dyan ay matanggal. Okay? So, ito. So, bukas yan ha. Kasi hindi pa siya naka-zero, totally zero. So, meron pa yan. Agad, yung maghihintay ka ng 30 minutes. Kailangan matanggal mo na yan, mahuso ko. May usok, di ba? So, bago natin paklasin yan para ma-check kung talaga mahilig sa mga gilid niya.
gagamit yung swedging tools. Ito lang yan. Swedging tools. At yung gagamit yung luminous. At yung magpapabuka. Papasok natin yung dito. Gagawa tayo ng embudo. Kasi yung lighter. Lighter natin. Kasi hindi natin mapaplashing yung condenser sa evaporator kung wala tayong embudo na gagawin. Dito, pagka nagbukas ka, meron siyang pagitan. Ayan, o. Oh. Nga po, sir, eh. So, huwag mong yan. Ipalitin mo lang muna. Ayan, nasa mawala. Pagka nawala, balik mo ulit sa dati. Pinakalakas. Tapos yan, konti piit lang sa oxygen. Yan, pababagahin lang itong tubo. Pagka nagbaga na, yan. Isang gagawa pa tayo ng isa para dito naman, para dito sa anong to, para mailabas lahat yung dumi na nandyan. Kasi yan, papasok natin to rito. So gagawa lang tayo ng adaptor. Sabi natin, embudo o adaptor para maibuga lahat yung mga dumi na nandyan. Kasi ano eh, yung nilabas natin yung hangin na ito, yung prio na ito, hangin na lang eh. Wala nang liquid eh, puro hangin eh. Kaya ganyan yun yung sir, hindi maano siya. Oo, oh, kaya yung PSA niya 125. Ah, 125 yung PSA niya. Kaya yung nilabas natin yung hangin, flammable nito ay yung prion yung nilabasan natin yung prion nito, hangin na lang ang lumabas, wala na siyang liquid, wala nang liquid. So ito ang gagawin natin dyan, sasalpak natin ito mamaya rito. So ito one lang, pero mamaya i-recycle din natin ito. Tapos yan, makikita nyo rin kung paano alisin yun. Pagka nakapaglagay na tayo ng access valve, tapos yan, nakargahan na ng freon, ang mangyari naman sa access valve, tatanggalin natin to, dulo. Para hindi naman masabi ng iba, eh, bakit ko iniiwan yung access valve. Pero kung tutusin, pwede naman natin iwan yung access valve. Eh. Pwede iwan yung access valve. Pagka maganda yung pagkakalagay. Dalawa, isa sa dalawa yung gagawin natin na ano, na pag-anuhan ng access valve. So, inuna na ko lang dun sa pinaka-contain. Pagka nagbaga, layo, para maganda yung pagkakatunaw ng pinga. Thank you.
naman, pang ano lang naman yan eh. Pang nitro lang naman itong mga to eh. Gagamitin na sa nitro. Oh, gagamitin lang natin to sa nitro. Huwag mas mukha ako para... So ito, gagamitin lang natin to sa nitro. Sa nitro lang ito. Para dun sa ano, condenser sa evaporator lang. Pwede niyang pasukan ng ano ng nitro para lumabas yung hangin dyan, makita natin kung may liquid dyan. Yan ang ano, process talaga. Hindi yung process na pinapacking lang o kung ano. Talagang matagal talaga yan. Thank you.
sir. Hindi na, swerte. Magagaling na yun, sir. Marurulong na yun. Paglalagyan ng gauge para ma-itlasing lahat yun ano yung mga dumi niya. May alaman din ba sir na ano yan? Butas? Oo. Parado siya, wala eh. Mukhang na, ano na eh.
lupa makain. Hindi ko gamit isang salamin eh. O, tayo sa pa. Sir, hindi mo mainit yung ibuga niyan? Nitro ba yan, sir? Nitro yun. Pangin lang ang mga nitro. Nakasara yan, nakasara. So ito yung open. Ilalagay tayo ng nitro dyan mamaya. Ilagay natin ng nitro, ito close to, pwede natin tanggalin to. Tapos yan, ibabad natin sa tubig na hindi kasama na to. Ito na, nakasara na siya. Pero sir, sir, pinaka-posit. Hindi pa, sasarado pa lang natin yan. So ito, ginagamit ko to sa ano, pagka nagkakarga na ng freon ng ano, ng flammable na freon. Kasi may mga naiipon kasi yan dito. May naiipon yan dyan. So para makuha lahat yan dyan, isasara mo yung kriyo na naipon dito para mahigop naman ito. Kaya lang, babalik pa rin natin sa susunod na araw yan. So, para makita nyo, no, walang daya. Walang shortcut. Walang shortcut. Walang daya. Kaya mag-shortcut. Pwede naman long nose eh. Hindi pwede long nose. Kasi yung buka niya nakaganon. Pero ang swedging ko saan gagamitin nyo. Kasi may standard na laring siya eh. Ano? O nga sir eh. Ang siya pantay. Yung matahin niya sa taas. Parang bukang-buka na yung mga. May standard kaming sinusunod dito sa swedging tools na ito. Hindi lang siya basta bumuka. Kailangan din siyang, ayan o, yung dulo na kaganoon pa. Hindi yung iniikot lang. Oo. Hindi ako ano sa ano, sa ini. O yan, ito yung dulo. Ayan. Ayan.
Pero pagka pinasok mo rito yan, mamaya, dire-direto siya. Babad ng tubig, naka kung yung papasukan natin siya ng ano, ng nitro para maisara siya. Kasi nitro ay nakakulong sa loob, kahit na ibabad mo siya sa tubig, kahit wala ito may nitro pa rin, kasi gagamitan ng ball valve. Kuha lang tayo ng panggana. Panggana. Kasi, ayun, panggana nga doon. Pagkita naman na, kung ano ba yung hand tight mo talaga lang? Hand tight. Hand tight lang yan, walang... Wala itong tip-tip room. Salud. Ito na yung may gasket na router. May laman. May laman. Oh, kasara. Oh, ayan. Oh. Oh, may laman. Ngayon, lalagay natin 'to. Lagyan natin 'to. So, para kawalan natin laman. Oh. Ha? Ngayon, lalagyan natin ang laman ng so, lalaman na natin ngayon ng ano, 'yun. So, lalagay lang. Wala. So, sarapin natin. So, sinarado na. Sarado na yan. So, na. Sa natin. Meron yan. So, diba? Sir, nadaling ko dun. Cut. Sayang eh. Pinupusan ulit natin, lagyan natin ulit ang nitro. So, sasarado natin to ha. So, may lalabas ang nitro yan, pero galing na dito. Galing na sa hose. So, kasi buksan natin to, may room yan. Okay. Ha? So, babad natin sa tubig ngayon, may leak. Yun, kita pa rin. Bula yun, oh. Bula, oh. Bula, oh. Ano?
Sir, kaya pala nagkaroon ng hangin niya dahil nakasarado siya. Oo. No? Pakita mo to. Ang hangin. Ito, okay. Pakita mo to. Ito to, pakita mo to para makita. Yan, nakasara. Oh. Yan ang ball valve. So, hindi na natin kailangan pa gumamit pa ng hose kasama yung nitro o yung gauge. So, ayan na. May hangin sa loob yan. Kaya yan, bumubula. Oh. Ngayon na. So, kita na yun ano. So, lahat ng hangin nakapasok siya rito sa loob. Kasi pag gagamit ka ng mainit ng hose, halos sayang lang yun ano, yung nitro na pumapasok eh. So, ikulong mo na lahat yung nitro rito na hangin para makita talaga lahat. Hmm. Tapos yun ito, isasarado. Ito pa ito. Ito. Anong oras? Ito, yan. Ito pa. So, basta't isasarado ito. Lalak. May meeting ba ito? Nakaon? Nakaon. So, yan. May hangin na lalabas. Paralabas yung sir lahat na hangin. So, yan. Na. Hmm. Tanggalin natin to. So, pang lima. 1, 2, 3, 4, 5. Ang lima na ano. Ang marking yan. So, yun na. Pagka ano. Ayan. Ah, Randy! Hindi ko may iwan to.